지금 뭐 하는 짓이에요? 마리빅, 마리빅 지금 뭐 하는 짓이에요? 마리빅 지금 뭐 하는 짓이에요? 스비니 무사한. Μαρεβίκ, τα τρέχει κανένα μισό σπιτάλ. Ba't nandito ka? Nakikiramay po ako. Naging kaklase ko kasi si Marivic at saka naging kaibigan ko rin po siya. Pasensya na po kayo kung hindi po nakarating ang daddy ko. Pinabibigyan niya po itong konting tulong para sa inyo. Sabihin mo sa ama mo, hindi ko kailangan ng abuloy niya! Hayop siya! Hayop kayo lahat! Hindi pa kayo nakontento nung patayin niyo si Marivic. Pinagnakawan niyo pa! Lahat ng gamit niya! Lahat ng naiwang alaala ng anak ko, tinangay niyo pa! Pagbabayaran ni Montejo to, kapag nalusutan niya to, hindi siya makakaligtas sa hato ng langit! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Walang yaka! Umalis ka na! Tama na po yan! Aling masya, tama po! Umalis ka na! Wala pong kasama. Hayop kayo! Mawalang iya kayo! Pinabayaan niyo lang si Marivic. Buhay pa sana siya ngayon. Ikaw! Ikaw na kaibigan pa niya nagpahamak sa kanya! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Ikaw! Kayo lahat! Kayo lahat! Kayo lahat! Siguro talagang ganun. May nasasakripisyo pag lumalaban. Pero sa ngayon, ipagdasal natin na sana magkaroon ng katahimikan si Marivic. Sama siya naroroon. Ah, sige na, gabi na. Magsiuwi na kayo. Lagi na po kami. Sige, bukas ulit ah. Anton, sige na. Umuwi ka na rin. Okay ka lang ba? Ako naman. Oh, sige, alis na ako. Pero magpahinga ka na. Sige.
Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ako ang nagpahamak kay Marivic. Alam ko namang mga ngalib ang buhay niya, pero pumayag pa rin ako sa gusto niyang mangyari. Akala ko kasi kaya ko siya ipagtanggol eh. Natin. Pero pinabayaan ko siya. Kung napabayaan man natin siya, ngayon tiyakin natin na hindi mawalan ng saysay ang kanyang pagkamatay. Tuloy natin ang gusto niyang mangyari. Ang maipabagsak si Mayor. Tuloy natin to alang-alang kay Marivic. Yaya Karing, pagkatapos mong ipaganda ng merienda si Daddy, sumaglit ka sa grocery. Ito yung listahan ng mga bibili mo. Yan, kompletuhin mo ah. Oo, ma'am. Sandali lang po. Tatapusin ko to, mama. Sige, pero bilis-bilis mo ng konti, ha? Oo, ma'am. Okay, sige. Ay, ma'am! Ma'am! Ma'am, sandali lang po, ma'am. Eh, kasi po, ma'am, may papakita ako sa inyo, eh. Ano yan? Ito, ma'am, oh. Alam niyo, ma'am, ang ganda niyan, eh. Yan. Ma'am, bili ko to kay Chab. Ano lang to, murang-mura lang. Tsaka mga ilang araw lang itong nasa kanya. Tsaka mukhang bagong-bago pa, di ba, ma'am? Kanina mo uli binili. Kay Chab po. Ang ganda, ma'am. Mukhang bagay sa akin. Ma'am! Ma'am, akin po yan! Ma'am! Bakit mo ginawa to, Dad? Bakit mo ipinapatay si Marivic? Ano ba ang pinagsasabi mo? Itong kwintas ni Marivic, oh. Ninakaw to ng isang bodyguard mong inutusan mong pumatay sa kanya! Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Huwag ka nang magkaila, Dad. All this time, pinilit kong maniwalang wala kang kasalanan. Pero ngayon, hindi ka na makakapagsinungaling pa. At hindi ko na rin kayang tanggapin ang mga ginagawa mo. Aalis na ako. Sasin. Sis! Sila nang walang nagutos. Karen, huwag kang magbulag-bulagan. Nang mabingit sa kamatayan ang buhay ng Daddy, nangako siya na magbabago na siya. At least ngayon, alam mo nang hindi ka dapat maniwala sa mga sinasabi niya. Karen, alam kong masakit tanggapin ang katotohanan. Kaya kung ako sa'yo, habang maaga pa umalis ka na dito. Kahit gano'n mo man siya mahalin, hindi na magbabago ang tunay na ugali ng lalo. Tinanggal ko ng lahat ng karapatan ko sa bahay na to. Yaya Karing, mag-iingat ka. Mag-iingat din po kayo, ma'am.
tao pinagnakawan pa. Karen, wala ako. Ayoko na mga paliwanag nyo, Dad! Anak, pati ba ikaw naniniwala na ako ang nagutos? Gusto kong maniwala sa inyo. Pero iba ang nakikita ko, Dad. Iba ang lumilitaw na katotohanan. Kayo ang may kagagawan! Anak, iiwanan mo rin ba ako? Pare, salamat, ha. Pareng Luis, ano sa tingin mo? May pag-asa kaya tayong manalo laban kay Mayor? Basta pag-igihan lang natin ang pagkakampanya. Pare, may pag-asa. Alam mo, namulat na mga taga rito eh, sa mga nangyari sa paligid. Kaya alam na nila kung sino dapat iboto. Si Cecil yun. Ha? Esperanza! Si Cecil! Na ako kay Daddy. Hindi ko na kayang tumira sa mansyon na kasama siya. Hindi ko na kaya. Kumain na tayo. Pasensya ka na sa ulam namin, ha? Sa bahay. Maliit lang, eh. Ay, halika na. Halika na. Mang Raul, ako nga ho ang dapat tumingin ng pasensya sa inyo, eh. Nai-istorbo ko ho kayo. Ate Esperanza, dito na ba titira si Ate Cecil? Sana Jung-Jung kung... Cecil, pwede kang tumira dito hanggat gusto mo. Ang kapamilya ni Esperanza ay kapamilya na rin namin. Ay, naku, Nay, maraming salamat ho. Ay. Tapos mamaya ayusin natin yung gamit mo. Umupo ka na, Cecil. Kumain na tayo. Kasya ba kayong tatlo dyan? Oo. Jun-Jun, dito kasya. Thank you.
kinonsulta ko si Attorney tungkol dun sa pagsasampa natin ng kaso laban kay Mayor. Sabi niya, mahirapan daw tayong patunayan yun kung ang ebidensya lang natin ay yung sinabi ni Maravik bago siya namatay. Ebidensya? Sa ganang sitwasyon, makakapagsinungaling pa ba si Maravik? Eh, madali lang daw lusutan ni Mayor yun eh. Sasabihin lang niya na matindi ang galit sa kanya ni Maravik. At dun pa lang, mahirapan na tayong pasubalian yun. Buti sana kung hindi ma-impluensyang tao si Mayor. Sinasabi mo ba na hindi na natin mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Maravik? Ganun ba, Anton? Esperanza, madaling magsampa ng reklamo laban sa kanya. Pero pakikinggan ba naman tayo? Hindi patas ang labanan, kaya kailangan matinding ebidensya mapanghawakan natin laban sa kanya. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung sigaw ni Maravik. Humihingi ng tulong. Naghahanap ng katarungan. Hindi na yata ako titigilan habang buhay ko nang maririnig yung sigaw niya. Esperanza, alam ni Maravik na ginawa mo ang lahat para tulungan siya. At kung kulang man yung ginawa natin, may intindihan ka na niya. Ate Esperanza, Anton, kung kailangan niyo ng ebidensya para maidiin si Daddy, meron akong alam. Ang kwintas ni Maravik na kayaya ka rin. Ibinenta yun sa kanya ng isa sa mga bodyguards ni Daddy. Thank you.